bata, tayo ngayon ay nasa Module 3 paglilimbag ng ikatlong markahan. Ang paksa ay tungkol sa fingerprinting at stencil making. Sa may kakayahan sa pagkatuto, nasasabi ang katangian ng paglilimbag na disenyo gamit ang fingerprinting at stencil making. Nakagagawa ng iba't ibang disenyo gamit ang daliri sa fingerprinting at iba't ibang kagamitan bagay sa paggawa ng stencil. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ilalarawan ang katangian ng paglilimbag na disenyo gamit ang fingerprinting at stencil making. Nakalilimbag ng iba't ibang disenyo gamit ang daliri sa fingerprinting at iba't ibang kagamitan bagay sa paggawa ng stencil. Mga bata, para maging maayos at malinaw ang ating aralin sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng pasunduan. Una, pakinggan at basahin ang video ng maayos. Ikalawa, ihanda ang mga gamit sa art o sining. Ikatlo, sumunod sa panuto ni teacher. Ikaapat, sagutan ng maayos at malinis ang activity sheet. At ikalima, tapusin sa tagdang oras ang gawain pansining. Mga bata, ihanda ang papel at lapis para sa unang pagsubok. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para sagutan ang bawat item. Panuto, basahin at unawain mabuti ang mga tanong sa bawat item. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa sagutang papel. Unang item, ang fingerprinting ay isang paraan ng paglilimbag. Sa paanong paraan tayo nakalilikha ng bakat gamit ang kamay? A. Itinatatak ang daliri. B. Idinidiin ang palad. C. Binabakat ang kamay. Ikalawang item, ang gawaing sining na ito ay madaling gayahin dahil ang linya at hugis nito ay black lamang. A. Pinapahid. B. Kinukopya. C. Inuulit. Tatlong item, ito ay isang paraan ng paglilimbag gamit ang stencil. A. Stencil print design. B. Fingerprinting. C. Marbling. Ikaapat na item, ang stencil print design ay maaaring gawin ng paulit-ulit gamit ang blank o makina. A. Kamay. B. Kagamitan. C. Bagay. Kalimang item, sa paggawa, matututunan kung paano ang paulit-ulit na hugis at linya ay mabubuo ang magandang disenyo. Dahil dito, nakikita natin ang blank ng mga hugis at linya. A. Band paper. B. Sanga. C. Lumang dyaryo. Mula sa huling module na inyong napag-aralan, tumingin kayo sa larawang ito. Ipinapakita nito ang pamamaraan kung paano ang paggawa ng paper marbling. Ito ay isang paraan ng paglikha ng disenyo mula sa tubig na may inalong pintura at inilimbag sa papel o tela. Mga bata, ano nga uli ang tawag natin sa larawang ito? Tama! Ang tawag natin dito ay paper marbling. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Maaari ba ninyong ipakita sa akin ang inyong daliri? Alam ba ninyo ang gamit ng daliri? Alamin natin yan sa ating aralin ngayon. Ang fingerprinting ay isang paraan ng paglilimbag gamit ang tatak ng mga daliri sa kamay.
Ito ay sampayak na gawain sining dahil makakagawa ng iba't ibang disenyo sa pamamagitan ng daliri lamang. Mga bata, alam nyo bang madaling gawin ang fingerprinting? Sa pagdiin lamang ng mga daliri, marami tayong magagawa dahil may iba-ibang laki, kulay at disenyo ito. Tulad ng ibang gawain sining, ito ay tanggap hindi lamang ng mga bata, kundi maging anumang edad ng tao. Narito ang mga larawan. Ipinapakita nito ang paglilimbag gamit ang kanilang mga daliri. Kayo ay pwede rin makabuo ng hugis gamit ang inyong thumb. Tinatawag natin itong print. Ginagamit ang sariling fingerprint para ipakita natin ang malikhaing kakayahan. Kasama ang ink, stampad at daliri, makakagawa ka at maayos mo ang larawan o limbag na ito na ipinapakita sa larawan. Ang fingerprinting ay isang paraan para makagawa ng maraming kopya na pare-parehong limbag. Pagsanay gamit ang gilid o dulo ng daliri para makabuo ng limbag na iba-ibang laki at hugis. Masdan ang larawan sa ibaba. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Kaya mo bang hulaan kung ano ito? Ang tawag natin dito ay stencil printing. Ang paglilimbag ng disenyo gamit ang stencil o stencil print design ay maaaring gamitin ng paulit-ulit sa iba't ibang bagay, kagamitan o damit. Ang limbag sa disenyong stencil o stencil print design ay maaaring paramihin ng paulit-ulit gamit ang kamay o makina. Pwede ring maibahagi ang inyong disenyo sa iba. Mga bata, dumako na tayo sa gawaing sining. Sa paggawa ng fingerprinting, narito ang mga kagamitan. Lapis, band paper, brush, acrylic paint, lalagyan, basahan, styrofoam na lapat, esponja o link pad. Narito ang mga pamamaraan. Una, ihanda ang lugar na paggagawaan, lakpan ito ng lumang dyaryo. Ikalawa, ihanda ang pintura na paglilimbagan sa inyong mga paggagawaan. Tatlo, mag-isip muna ng disenyo na nagpapakita ng linya at hugis na nauulit gamit ang tatak ng daliri. Pang-apat, subukin gawin ito sa dyaryo ng paulit-ulit at pasalit-salit mula sa mga linyang tuwid hanggang sa pakurbang linya para makita ang contrast o pagkakaiba. Ikalima, ihanda ang band paper na gagamitin sa paglilimbag. Ibahid ang daliri sa esponha na may pintura at gumawa ng maraming tatak sa band paper. Lumikha ng disenyong kakaiba at bigyang diin kung ano ang pinakamahalaga sa inyong sining. Kaanim, lagyan ito ng pamagat at patuyuin. Dumako naman tayo sa paggawa ng stencil making. Narito ang mga kagamitan. Holder, dyaryo, watercolor or acrylic paint, tubig, brush, gunting. Narito ang mga pamamaraan sa paggawa ng stencil making. Una, ihanda ang kagamitan, lagyan ng dyaryo ang lugar na paggagawaan. Pangalawa, gumupit ng iba't ibang hugis sa holder at gawin itong kawili-wili ayon sa gusto mo. Ikatlo, ilagay ang stencil design sa ibabaw ng bond paper, lagyan ng watercolor or acrylic paint ang buong bahagi nito, gawing pantay-pantay ang pagpahit ng kulay gamit ang brush, gawing malinis ang pagkakagawa. Ikaapat,
Dahan-dahan tanggalin ang stencil sa bond paper. Gawin ng paulit-ulit upang makagawa ng kawili-wiling bakat at patuyuin ito. Mga bata, ihanda ang mga gagamitin sa pagsasanay. Pagsasanay 1. Panuto. Bumuo ng paru-paro gamit ang dalawang pares. Unang pares ang hinlalaki, dalawang pares ang hintuturo. Iguhit ang ulo at katawan ng paru-paro at kulayan ng lapis. Sa pagsasanay 2, gamitin ang mga daliri sa paglilimbag ng mga hugis ng mga sumusunod na larawan. Sa pagsasanay 3, panuto, piliin sa kahon ang tamang sagot na naaayon sa paggawa ng stencil making. Folder, stencil print design, watercolor, print, makina. Unang item, ang disenyo ng stencil ay maaaring paramihin gamit ang kamay o blank. Ikalawang item, nilalagyan natin ng pintura ang blank sa ibabaw ng bond paper. Ikatlong item, sa paggawa ng stencil, tayo ay guguhit muna ng kawili-wiling disenyo sa blank bago ito gupitin. Ikaapat na item, sa pagpahid ng kulay gamit ang brush, sinisigurado muna na pantay-pantay ang blank o acrylic paint. Ikalimang bilang, maaring magpalitan ng maraming disenyo upang makagawa ng maraming bakat o blank. Mga bata, nauunawaan nyo ba ang ating aralin ngayon? Ano ang tawag natin sa paraan ng paglilimbag ng mga disenyo gamit ang mga tatak ng daliri sa kamay? At paano mo ginagawa ang fingerprinting at stencil making? Tama! Tandaan na ang fingerprinting ay isang paraan ng paglilimbag ng mga disenyo gamit ang mga tatak ng daliri sa kamay. Inilalagay naman ang stencil print design sa ibabaw ng bond paper at lalagyan ng watercolor o acrylic paint ang buong disenyo. Gawing pantay ang pagkakapahid ng kulay gamit ang brush. Mga bata, paano ninyo ibinabahagi ang inyong disenyo sa iba? Ano ang kahalagahan ng paggawa ng fingerprinting at paggawa ng stencil? Tama! Ipinabahagi mo ng malugod ang iyong ginawa sa iba at ipinapakita mo ang pagpapahalaga sa paggawa ng sarili mong disenyong etniko at sa gawa ng iba sa pamamagitan ng pakikiisa sa exhibit. Ngayon mga bata, ihanda ang lapis at papel para sagutan ang panapos na pagsusulit. Panuto, basahin ang pangungusap, piliin ng letra ng tamang sagot. Unang bilang, alin sa sumusunod ang ginagamit sa pag-i-stencil? A. Pintura. B. Tuyong dahon. C. Glue. Ikalawang item, alin sa mga sumusunod ang ginamit upang maipakita ang mga titik sa pag-i-stencil ng pangalan sa cardboard? A. Gunting. B. Kutsilyo. C. Ruler. Ikatlong item, ito ay paraan ng paglilimbag gamit ang daliri. A. Stencil. B. Marbling. C. Fingerprinting. Ikaapat na item, sa paglikha ng fingerprinting, nakagagawa tayo ng magagandang disenyo gamit ang blank ng daliri ng paulit-ulit. A. Tatak. B. Bagay. C. Kulay.
Ikalimang item, inililimbag ang stencil design sa ibabaw ng blank. A. Cardboard, B. Band paper, C. Diaryo.